These little tiny creatures might be lurking at your home, your garden, and even on your bed. Ano nga po ba ito? Well, ang tawag po dito ay Forficula auricularia, o commonly known as earwigs. Kadalasan po natin silang makikita sa mga cornstalks, sa puno ng niyog, sa puno ng badyang, at lalo naman po sa mga nabubulok nating mga plant materials. Madali rin nating malalaman kung anong kasarian ng insektong ito. Ang babaeng earwigs ay may panipit na pahaba lamang, samantalang yung lalaking earwigs ay may panipit na makurbada. Ang bidyong ito ay tungkol sa pagmamastering po namin ng mga earwigs. Una po namin ginawa ay nanghuli kami ng mga earwigs. Sunod namin ginawa ay nilipat namin sila sa isang glass container. Apat na lalaki at isang dosen ng babae yung nilagay namin. Siya nga pala, yung nilagay namin sa ilalim ay sodas para sa kanilang pabahay. Makalipas ang tatlong araw, nagsisimula na silang maglabing-labing. Uy, siya na all! At heto na nga, pagkalipas po ng isang linggo, may nangitlog na po sa kanila. Pagpasensyahan nyo na po yung video, masyadong magulo. Magantay lang po tayo ng 7 hanggang 10 araw at mag-hatch na po yung mga itlog. At may palatandaan rin pala, kapag mag-hatch na, yung itlog nagiging transparent. Eto, nag-hatch na po. Sa una po, puti po yung kulay ng mga nymphs, pero di katagalan, magiging itim po sila, kagaya ng kanilang mga parents na kulay itim. Pero ang pagkakaiba nila ay wala silang pakpak. Mga nanay na earwigs, hindi pa kumakain. Simula nung nangitlog sila, abala sila sa pag-aalaga nito. Ilang araw lang yung lilipas at magsisialisa na yung mga nymphs sa kanilang nest. Magiging independent na sila sa kanilang sarili. Makalipas nga ng 2 linggo, makikita na natin yung mga nymphs naging malaki na, kalahati ng size ng kanilang parents yung inalaki nila. Eto naman yung mga female adult natin, may mga itlog din. Sa bawat nest po, may approximately 30 pieces ng mga itlog ang nandyan bawat nest. Eto nga, yung isang nest nagsisimula na mag-hatch. At eto po, nakikita natin isang adult female na earwigs naghahanda ng kanyang nest na kung saan siya mangiitlog. Eto, yung mga nymphs busy sa paglalayag at pag-ikot-ikot sa kanilang enclosure. O siya nga pala, ang pinapakain po namin sa kanila ay mixture ng dog food at corn cobs. 1:1 ang ratio. At 15 grams po yung binibigay namin sa kanila. Sapat na po yun para sa isang linggong pagkain nila. Huwag lang po nating hayaang magka-molds yung kanilang pagkain dahil makaapekto ito sa ating mastering. Magbibigay lang ako ng mga konting kaalaman at mga observation namin. Gusto ng mga earwigs yung mga madidilim na lugar. Pero kapag naka-enclosure po sila, huwag po nating ilagay sila sa mga madidilim na lugar. Ang best po na lalagyan ay doon sa malapit sa bintana na kung saan makakatanggap din sila ng konting sunlight. Huwag din nating hayaang matuyo yung substrate nila o yung soda sa ilalim dahil nagsisilbi yon bilang kanilang tahanan. Maging mapagbantay din tayo sa mga langgam dahil naka-attract po yung mga pagkain ng ating mga earwig ng langgam na kung saan pati sila, yung mga earwigs, ay kinakain na ng mga langgam o inaatake sila. At doon naman po sa takip ng kanilang lalagyan o yung enclosure nila, huwag po tayong gumamit ng plastic na kung saan walang hangin makakapasok. Ang gamitin po natin ay yung mga tela para kahit papano makakapasok pa rin yung hangin. At para na rin hindi sila masuffocate doon sa kanilang lalagyan.
Yun po ang mga bagay na dapat nating tandaan upang maging matagumpay po ang ating pagmamastering ng ating mga earwigs. Yun lang po at maraming salamat sa panonood nyo.